guys, welcome back to my channel. Ngayon guys, magtuturo ako sa inyo kung paano magluto ng my own version na sinigang na pork ribs. Ito ang ating mga ingredients. Ito, siling berde, sitaw, labanos, okra, pechay, kamatis, sibuyas, at syempre ang sinigang mix. Yan ang aking mga sahog sa sinigang na pork ribs. Imbis na kangkong, pechay ang nilagay ko kasi mas gusto ang lasa ng pechay kaysa sa kangkong. Ang pinaka-importante sa lahat, ang pork ribs. Sinet ko na yung baboy natin sa kaldera. Pinakuluan ko muna. Pag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Ngayon guys, pagka kumulo na yung ating pork ribs, pwede na natin ilagay yung ating sibuyas, kamatis, yan, saka yung ating sili, sabay na rin natin sa kulo, sabay na natin ng sili. Tapos, haluin natin, medium fire lang po. Yan, haluin natin. Medium fire. Yan. Takpan uli natin, pakuluin uli natin siya. Pag alam natin medyo malambot na yung karne, pwede na natin ilagay yung gulay. At saka huling-huli na natin ilalagay yung sinigang mix. Ganun lang kadali siya lutuin. Balikan na lang natin siya guys. Pagka kumulo na siya uli, check natin kung malambot na yung karne. Okay guys, ngayon, check na natin siya kung malambot na siya. At kung malambot na, pwede na natin ilagay yung mga gulay. Oops, malambot na siya. Pwede na. Pwede na guys, malambot na yung baboy. Kung malambot na siya, pwede na natin ilagay yung gulay. Para sa akin, okay na siya, malambot na. Ngayon, ang next step natin, pwede na natin ilagay yung mga gulay. Lahat to. Pwede na sama-sama na lahat dyan. Labanos. Okra. At sitaw. Yan. Haluin natin. Kung gusto nyo ng maraming sabaw, pwede naman ninyo dagdagan ng sabaw. Ito, parang nakukulangan ako sa sabaw, kaya dadagdagan ko ng mga isang baso pa at pakuluin muli natin. Isang basong tubig. Yan, pwede na yan. Takpan natin uli. Pakuluin. Para lumambot yung gulay. Guys, ngayon kumukulo na siya. Pwede na natin ilagay yung pechay na isang damakmak. Alam mo naman, vegetable is life. Mas gusto ko mas lamang ang gulay. Kasi mas healthy yan. Gusto ko sa pechay, half cook lang. Ayoko nang lutong-luto. Medyo crunchy ang gusto ko dyan. Kaya hindi ko siya masyadong lulutuin. Lulubog ko lang siya sa kumukulong tubig. May tutulad niyan. Matapos ito, pwede ko na siyang timplahan. Lagyan mo na natin yung sinigang mix. Asin, bechin. Depende sa inyong panlasa kung anong gusto niyo. Gusto nyo na maalat, dagdagan nyo ng asin. Gusto nyo ng malasa, damihan nyo ng bechin. Ito na ang huling ilalagay natin, ang sinigang mix.
bubud lang natin. Yan. Halo-haloin. Tignan natin siya guys kung okay na ba yung alat niya. Wala pa naman akong lalagyan na asin at betsin sa kanya. Pero minsan kasi may lasa na yung sinigang mix kaya napakasarap tong asin niya. Tama-tama. Ang kulang sa kanya asin at konting betsin lang kasi may lasa na siya. So mga ganito karami asin nilalagay ko. Sapat na yan. Kasi nagrat malat. Tansyahan lang. Tansyahin nyo na lang paglagay ng asin. Tapos, lagyan ko ng mga isang ganitong bechin. Okay na yun. Kasi may lasa na eh. Haluin. Okay, luto na yan. Isi-serve na natin siya. Guys, ito na ating sinigang na pork ribs. Tara, kain tayo guys! Yan na aking finished product ng sinigang na pork ribs, my own version. Thanks for watching guys! Don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayo updated sa mga videos na aking i-upload. At don't forget to like and comment. Thank you. Salamat sa inyong panonood.